Hello mga kakulitan! First of all, thanks be to God sa panibagong vlog na naman na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po ay muli po makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga lutuing bahay. Okay? Ngayon, bago tayo mag-start, syempre, ang ating pong intro. Alright guys, ngayon, gaya po nung ating binlog nung nakaraang Webes, patungkol po dun sa napakasarap na lugaw. Napanood nyo na ba yun guys? Yung lugaw na napakasarap. Kung hindi pa, panoorin nyo na po kasi alam ko po, ito pong gagawin natin ngayon is karugtong po o yung tinatawag po natin na part 2. Kasi nga, bakit? Kasi nga po, ito pong lugaw na ginawa natin ng Thursday, meron po yung kapartner. Okay? At ang partner niyan is yung tinatawag po natin na lumpia. Ngayon, doon sa lumpia natin, ano naman po natin, di ba? Napakasisiw na naman ng paggawa ng lumpia eh, di ba? Bibili tayo ng lumpia wrapper, yung mga iba't ibang mga ricados. Pero alam nyo ba guys, na mas lalo pong sumasarap yung pagkain ng lumpia at lugaw kung yung ating pong sausawan na suka ay napakasarap. Cool. Okay? Bakit? Kasi nga po, itong suka na ito, eh, hinalukay ko pa sa Ataol at sa YouTube, lahat na. Eh, talagang inaral ko talaga itong paggawa ng suka para maging the best yung ating sausawan. Kasi nga, ang mangyayari po niyan, kung makakalimutan nyo po ang inyong pangalan, ito po, pati address ninyo at cellphone number, makakalimutan nyo na sobrang sarap. Kaya, hindi ko na po patatagalin guys. Kasi bakit? Kasi po, baka mainip na kayo at kayo po ay kutumin sa kwento ko. Kaya dapat po guys is simulan na natin ang paggawa ng sukang ito para kung sakali po na kayo po ay magbabalak na gumawa ng suka para sa inyo pong lumpia, eh masagurado po natin na napakasarap. Kasi po alam ko po na itong gagawin natin ito is very special kasi nga po ibibigay ko po sa inyong secret recipe. Ito pong sukang ito ay suka ni Danny C na napakasarap. Kaya stand by and stay tuned. Ito na guys, ang ating pinakahihintay.
yung tikiman portion sa ating vlog. Kasi bakit po? Gaya po ng ginagawa natin sa mga iba nating mga vlogs, hindi mawawala po yung tikiman. Kasi syempre, paano natin malalaman kung masarap po yung ating niluto? At the same time, tayo pong mga kakulita na nanonood po ngayon, paano natin malalaman kung talagang masarap? Ngayon, ito na po yung lumpia natin. Isa na naman, yung patikim na naman ito eh. Ang pinaka-focus po natin guys, yung ating ginawang suka para po sa ating lumpia. Okay? Kaya mapapansin po ninyo, ito pong ating suka, ito na siya. Ito na po yung finished product natin. Ngayon, titikman na po natin. Ngayon, kung sakali po nagagawa po kayo ng loop ng inyong suka, make sure na nakahanda na po yung inyong mga kakain, no? Para matikman nila. Ayan, ito na po. Kasi alam nyo guys, yung pagkain ng lumpia, hindi lang basta-basta. May ganyan pa yung halo. Kasi siyempre, iba kasi makakain na ng lumpia, eh. Dapat may ganyang pahalo tayo. Ayan. Tapos, kukunin natin yung mga lamang. Kasi siyempre, hindi naman pwede na yung sabaw o yung tubig lang yung kukunin natin. Pati po yun naman. Ayan. Pati po yung banya, no? Ayan, oh. Kaya hindi makuha eh. Yan, ito, yan o. Oh. Yan, tingnan natin guys. Pero syempre, bago tayo kumain, syempre, alam naman natin, mananalangin muna tayo. Pero hindi ko na papakita. May, nananalangin na tayo kanina. May, let's get. Malutong-lutong pa ang ating lumpia. Yung ating suka, talagang pinaghalong-halong sarap. Ang lasa po is, hindi masyadong maanghang, matamis, diba? Hindi ko na matandaan guys. Talagang, ang masasabi ko na lang guys is napakasarap. Ngayon, doon po sa mga nagbabalak gumawa po ng lumpia, lalo na po ngayon, no? Mga tao po ngayon gusto mahilig sa mga merienda, yan. Ngayon, idagdag niyo po sa inyo pong recipe, ito pong paggawa ng lumpia at yung kanyang suka. Para mas lalo po na sumarap po yung ating merienda sa tuwing tayo po ay kakain. Kaya dito po, ang kaya ano, kasoros na to sarap, diba? Kaya iniinggit ko po kayo, kaya dun po sa mga wala pang merienda dyan at meron naman kayong time, sana po gumawa na muna kayo. Napakadali naman po nito eh. Wala po masyadong hiwaga sa paggawa ng suka at ng lumpia. Kaya siguro po hanggang dito po muna ang ating cooking lesson with Danny C. Paggawa. Part 2 po ito ah. Kung hindi nyo pala papanood yung part 1, yung lugaw, panoorin nyo muna. And then sa kanya po panoorin ito. Pero patapos na pala yun. Tapos na pala itong vlog natin. Pero syempre, thanks be to God sa panibagong araw na ito. Sana po, lagi nyo po kaming subaybayan. At lagi nyo pong i-like. Mag-subscribe kayo. Mag-comment po kayo. At pakipindot nyo po yung notification bell para po kayo po updated sa mga upcoming vlog. Kaya siguro po hanggang dito po muna. Bye-bye at happy eating po ng ating lumpia. Bye-bye!